Good afternoon. Yon. Good afternoon sa inyong lahat, mga sir. And welcome back dito sa Quinix page. And this is the coverage of the Thailand Celestial Cup. Our last series. Yes, game number 2 of Team Authentic versus Team Cozy. Ayan, samahan nyo kami. Kami ang mga magiging shoutcaster nyo for this game. My name is Pilaj. And this is JB. Welcome back dito. Asa ba si Narain? Bobo yun eh. Bobong Narain. Bobong Narain yun eh. Baganin yun. Huwag yun, kalbo yun. Kalbo yun. Ay, sorry. Parehas pala tayong kalbo dito. Wala kang ahit, tanda mo ha. Wala kang ahit. Huwag kang umano. Kalbo pala ako ngayon. Huwag kang bumoses dyan. Yung kilay mo, may tubo na rin yung kilay mo. Konti lang. Ano ba yung ano? Yung meron kang ganun dito? Ito yun. Anong event yun? Yung maganda ba yung ahit niyan? Ano yun? Nung photoshoot natin. Photoshoot ng Civil War. Kaya may ganun ba ako nun? Ah, yun yung kayo-kayo lang! Mag-photoshoot ang Civil War, kayo-kayo lang! Ewan ko ba, ba't ganun? Hindi ko na din alam. Eh, gusto ko yan, yung mga ahit, yung kilay. Yan. Akala ko yung... Yung ano? Ahit yung... Yung gilid, ito, yan, yung gilid, yung walang patilya. Delikado kasi pag ahit... Ano bang English ng patilya, mga sir? Sideburns? Sideburns. Nakala ko excessive ano eh. Excessive hairs. Excessive hair. 5 seconds. Pero ito, game 2 na tayo mga bossing. Team Authentic laban dito sa Team Cozy. Kanina ba kayo dito? Kanina nakita natin yung performance nung mid laner ng Team Authentic. Mm-hmm. Authentic na authentic ang galawan. Oh, papatalo sa una. Ano yan? Mala FPJ yan. Papatalo sa una and then once na ma-hit nyo yung kanyang... Timing. Oo. Basic. Oy! Jonathan Cariga! Wow! Ano na? Okay. Shoutout din kay Shola na under recovery. Kamusta ka na, Kapitana? Mamaga. Patingin nga naman. Mamaga ba? Para kami Becky, no? Para kami Becky si Shola. Kawawa naman. Ayun, no? Para, alam mo yung batang iip ng iip sa, ano, sa plastic balloon. Tapos hindi na si... Basta... Malupit ka nga. Pero okay lang, ang sarap naman sa pakiramdam niyan. Hintayin mo lang. Ayan. Mamaga. Yung ang payat ng mukha niya, tapos dito, mamaga. Cheeks ka, Shola. Cheeks. Ma-cheeks. Ma-cheeks ka ngayon, ma-cheeks ka. Ang cheeks-cheeks mo ngayon. Pero yun na nga mga bossing. Ito na, game 2 na po tayo. Is it gonna be a 2-0 or... Ayun, may sumasabi. May bumaboses. Ano daw? JC Evero, 2-0 authentic. Wow. Na-authentic check mo na ba yan? Authenticity check na ba yan, mga bossing? Pero, eto ha, salamin na lang. Nakalimutan ko na naman yung salamin ko. Nasa bigla, taas. Biglaan kasi. Pero yun, mga boss, bihira na ako mag-cast muna ng Dota for a while. Yan, nga pala, speaking of, dahil hindi, tulad ng sinabi ni JB, hindi siya masyadong nagkakast ng Dota, make sure na i-follow nyo rin, or i-like yung ang ating page. Lupon Warzone. So, doon natin gaganapin yung mga FPS tournaments. Ngayon, meron siyang yung tournament, pa-tournament niya ngayon. Call of Duty Radiant Mobile. So, gusto nyo makakita ng mga bakbakan doon. Parang ibang brat tatat yung kailangan natin. Pero ito, tignan natin. Doon kasi, kaya pala. Kaya nga. Alam mo namang pumusta ka doon sa Team Cozy, tapos ang gusto mo manalo, authentic. Authentic din yung utak ng gagawa. Pero ito na, Morphling. Morphling, yung witch doctor. Para sa authentic. Kerry? Kerry yan. Morphling? Kanina, anti-melee sila dito. Lifestealer yung gamit niya. Hindi ako nagkakamali. Pero ngayon na Team Cozy. Enchantress tsaka Doom. Ito ha, hindi ko alam kung post-3 yung Enchantress tapos post-4 si Doom or pwedeng actually, magpa-5 yan. Pwedeng post-5. Tulad kanina, 5 ba yun? Hindi eh. 5 seconds. Yung main yung Doom nila kanina. Yung Doom. Hindi, yung Enchantress I mean, yung magpa-5. Okay. Yung Doom, kailangan mo talaga yan sa offlane position kasi nasa meta rin ngayon yan, di ba? Plus, ako kasi kung magdo-Doom ako ng offlane, para sa akin talaga, ang pinakamagandang kunin mo agad doon sa early game para makalamang ka is yung Devour, di ba? Kasi meron doon 6-piece na chicken bites ba? Ano ba? Basta ako, kumain na ako ng lunch, ha? Ako, hindi pa. Nalibre ako ni RJ. Salamat. So, ano all? Diba? Pero na third pick nila, Undying. So, naku. Okay, so, wait lang. Enchantress Core? Pwede. Doom 4? Undying 3?
5. Pwedeng ganun. Hindi, andaing 5. Andaing 5 pala, sorry. Doom, Enchantress, post. Playful ha, playful yung ano nila dito. Yung words, ano nila. Dito naman kasi sa kabila, syempre, which doctor will always go for position 5? Oo. Tapos post 3 LC. Ngayon, ano dyan, mainly yung dalawa. Kung magsusupport yung Undying and Doom, yung Enchantress mag-o-offlane, maharas sila ng maharas ng Witch Doctor. Anti-melee yan eh. Mabato mo lang ng Paralyzing Cascade. Baka diba? Post 3 yan, ano? 3 Undying. Pwedeng 3 yung Undying eh. Kasi maganda rin yung Enchantress na position 5, di ba? Dahil nga, haras may pangharas ka with the Impetus dahil nga first skill na siya. So hindi mo na kailangan muna mag-enchant. Dial tapos meron kang Nature's Attendant. And wala kang masyadong i-debuff. Yeah. With the yung enchant. Pero ito, Disruptor ang fourth pick. Deny pick yan sa Team Cozy. Deny pick na yan in a way. Pero kasi... Kapag pinick pa nila yan, ewan ko na lang. Ano yun? Magdo-doom carry, doom mid. Enchantress carry. Pero ito ha. Ayaw na nga ang Faceless Void. Carry tayo ng carry. Ayun na, yung Faceless Void. Diba? Lumitaw na. Pero... medyo mahirap to for Team Authentic kahit paano. Kasi Void... consistent carry yan eh. Nakikita talaga natin ang ganda niyan sa laning. Nako po. Off lane Undying. Cozy na to. Sabi, bigayan lang yan. Sabi ni Mark Magon Katunaw. So, yan boss. Tignan natin kung yun nga ang mangyayari dito. Pero, ang lakas kasi ng early game ng ano eh. Ayun ang gusto ko dito sa Cozy. Oh. Ang malakas nila kanila, early game. Oh, pero hindi sila mag-close out ng game. Oo, hindi naman nila maano yung ma-close yung game. Tama ka dun. Oo. So, kailangan talaga nila ng someone that could definitely go high grounds na mid laner. Sino bang naunang pick? 1, 2, 3. Ito. Ito. Well, so counter pick na lang din yung Undying for more pick. Boss, buhasan mo lang ng ano, boss, buhasan mo lang ng strength. Dire team pick. Steph De Vera, ayun, Team Authentic, please win. Aw, si Steph, ayan, kaka-ano lang namin, kaka-transaction lang namin kanina. Oh. Ano yun, binalahan ko na naman yung demonyo dun sa taas. Kaya pala. Kaya pala nagpupuyat na naman kagabi yun. Hindi, kanina lang. Nananahimik na naman. Kagabi, nakita ko yun. Alauna na, ay alasing ko na ng madaling araw. May liwanag pa, may gumaganon eh. Hindi ako yan. Hindi ko alam kung anong kalokohan ito. Pero anyways, ito na. Ang ating game number 2 as we've said. Pero important to ha, para sa Team Cozy. Win of Pain pa rin. Hindi nung pick niya kanina eh. Dahil authentic yung ano eh. Yung OD. Oo. Yun, shared na. Oh, napakadali naman pa lang kausap ni Steph. Basic lang yan, kaya ate mo Steph, no? Pero si sa Team Authentic. Basic. John Frederick Chioco, Boss Calvo. Sino sa amin? Shoutout sa'yo. Hindi makauwi ng Pinas. Dito pa rin sa Macau. Ano pa lang nangyari dyan? May ano eh. May narinig ako kay Robert kanina about sa Macau. Something occurred daw doon. Pero anyways. Kasi alam ko lang pag sa Macau, dalawa. Dalawang bagay lang alam ko sa Macau. Ano? Parang alam ko na yan. Isang lechon tsaka casino. Yan ang Las Vegas ng China eh. Akala ko milk tea. Macau Imperial. Akala ko hindi nasabihin mo. Pero fraud mother for Team Authentic. Aba, that's a cheesy pick. Ay, mahirap. Ay, fraud mother. Eh, tingnan mo, kanghaba ng ano yan. Kanghaba ng kalas niyan eh. Oo, di ba? Nako, delikado to. Tingnan mo naman ang ano, walo yung kalis niyan, ang haba pa. Ewan ko lang kung makakatisan niyan. Tingnan natin kung makakatisan nila itong Broodmother. Yan. Kamis tuloy mag-spider fighting. No? Spider fighting, no? Yung kukuha ka ng ting-ting. Tapos yung gagamba, ganong kalaki. Oo, tapos ilalagay mo lang dun sa ano sa posporo. Tapos lalag ko na rin, papakainin mo pa yun. Hindi mo alam, di naman nila kinakain. Pero ito na, game number 2. Ah, madami daw cases. 10 seconds remaining. Nako. Ingat kayo dyan. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Yes. Always wear... ano? Mask. Yan. Akala ko, always wear breath. Delikado pag wala ka nun, di ba? Madali kang... pasukin ng lamig. Mahirap yun. Pero mga boss, sana hindi tayo nilalamig. Kaya kailangan natin pasukin yung ating Lupon community para magpainit sa ating mga pamilya at magpadami tayo dyan sa Lupon. Gusto ko yun. Ng WXC. Kaya pasok kayo dyan sa group. Andyan yung link. Sa pin comment ang ating link. And also don't forget to follow us on the social Instagram. Media pages. Ayan. Instagram, Lupon WXC. Yes.
Wala tayong Twitter ba kasi maano tayo doon, alam mo naman maraming chismoso sa doon. Sa Twitter kasi ano yan, ano tawag dito. Alam mo ba kung parang saan lang ginamit yung Twitter dati? Para saan? Pangtingin lang ng schedule kung may pasok bukas. Sino nagtutweet nun? Si Mayor Lim. Si Mayor Pogi. Si Gob Pogi sa Cavite. Ayun, yun lang iniintay ako dun sa ano sa Twitter. Ay, si ano? Remulla ba yun? Hindi ko sure. Basta nakiki-ano lang ako. Hindi naman ako yung governor ng ano. Cavite. Patibak. Pero mga boss, ito na game, ito na nga tayo. Eh, kumusta kaya ang lahat dyan? San ba kayo nakabit? Sinong angat? Sinong ano? Ayan. Sinong lamang? Pero oy, nakita ko shinerve ng Two Strong Unit. Shoutout sa Two Strong Unit. Wow. Kagrupo namin yan. Mm-hmm. Shoutout sa inyo. Malamang sa malamang yan, si Stanley na naman yan eh. Stanley Cunibar, shoutout sa'yo. Pero ito na, game number 2. Pakilala muna natin, boss, para dito sa side ng Team Authentic. Ah, wala palang K. Yan. Ayan. Alright. Ayan, para muna sa side ng Team Authentic, Wuzi sa kanyang Legion Commander, Sika on Witch Doctor, Saito on That Morphling in commands for the Disruptor while Wolf on that Broad Mother. And dito naman sa side ng Team Cozy, Lonely Sky sa kanyang Doom na naman. You won for his Enchantress. Letter sa kanyang Faces Void. Down for his Undying. And Beer sa kanyang Queen of Pain. Ayun na nga. Pero mga bossing ha, ito ha. Kanina, ibang-iba yung draft ng Team Authentic. Pero wait lang. Magkakabigay naman agad. Oo, pero si Dawn naras lang dito. Ito, kahit ano pa yan, basta makakill tayo. Ayun si Dawn. Naku! Ayan ang sinasabi ko, yung kagandahan ng Witch Doctor pick. Nakita mo naman, papunta ka pa lang, binabato ka na agad ng Boy Bawang Crackers, di ba? Yes, sir. Tapos pag ganun palayo ka, wala. Mabilis na maka-close out yung distance. First 10 kills, Team Authentic. Ayan, sana naman makaramdam-ramdam kami ng kabahagian. Pero ito ha, Sika trying to contest that one. Nastad pa niya. Nakakuha niya ba? Yes. Pero 2-for-1 trade bounty dyan nangyari. Well, naku po. Ito si Letter. Time walk naman inuna niya eh. Check mo nga yung ano, boss. Ayan, meron naman time walk. Time walk siya, pero... Out. Glimpse mo! Ayan, charo. Wala pa. Level 1 pa lang. Level 1. Ayan, pero one down na agad. Grabe naman yung Timotete. Yung mga betlords natin dyan sa, ano, sa comment section, no? Grabe. Grabe. Pero, went for the mid. Nilayo yung Queen of Pain, no? Oo. Din yung mid nila. That is to expect. Isipin mo naman, Broodmother. Tapos, kalabat, itatapat niya sa Queen of Pain. Parang, mahirap pa rin si Queen of Pain. Babubugbog yung Queen of Pain. Dito naman sa kabila kasi, pwede naman siyang mag-ano eh. Dito mag-deliver. Mag-i-scorch yan mamaya. Oo. Scorch pala. Scorch tuloy. Scorch tapos third, no? Ito na nagagawin niya ng pasampas. Kailangan niya kasi maging dominant sa lane niya. Para matapatan ng Brood. Denied! Gabating na rin yung LC dito. Tamang right click siya ngayon dito. Delikado na naman siya. Pinipilit niya ng abuli niya kasi isang decay na lang yan eh. Another one? Ayun, nabigyan. Naku, nag-miss pa nga yung DKE. What a play coming in from EA. 2-0. In favor of ano ha? In favor of Team Authentic. Ayan yan. Gary Boy, pag nanalo ka ba dyan, meron ba kami? Sana. Loko lang naman. Pero yun nga, kumusta kayo dyan? Maraming salamat sa mga nanonood. Please keep on sharing our stream para magtuloy-tuloy yung panonood nyo dito sa atin. Bilis na. Uy, yun lang nakabigay na naman dun sa top lane. Down, they can down once again. Baby, are you down, 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 down. Mukhang may sakit si Adai. Nawala yung ano, nawala yung UN sa pangalan niya. Diba? Pero, Saito, taking down new one na naman ha. Actually, taking down someone na naman. Kasi, eto ha, dominant yung TA ngayon. Gaya na sabi mo kanina, Lodge, yung Team Cozy, dominant sila sa early game. Oo. Pero look what's happening ngayon. Baliktad nyo yun ang nangyayari. Pinabaliktad nila yung kwento. Mm-hmm. Plus yung Queen of Pain, hindi pa siya nakakakuha ng magandang XP ano dito. Level 2 pa lang siya. Dapat kasi kung minid nila yun, ano na level yan. Pero tingnan natin yung mid lane, speaking of. No. Wait lang ha, si Lonely Sky dito, Scorched Earth, trying to take down those
spiders, pero Saito taken down by Yuan onto that bottom lane. Dun sa kabila ng kabigay, nilipad ko kasi sa top lane. Oo, naku po. Nanalo pa. Ayun, sabi ko siya, nandyan si Stanley Cubinari. Stanley, shoutout sa'yo! What's up, boss? Kumusta? Kumusta? Thank you for sharing, ha? Thank you for sharing in that courier taken down by Wolf. Pero hindi na ganun ka-crucial yung courier ngayon, eh. Kapag napatay mo, wala na yung yes, GPM. May ano na kasi yung GPM, eh. Dati kasi pag nawawalan ka ng courier, nawawalan ka ng GPM. So ngayon, madidelay na lang talaga yung items mo. Oo. Lang. Pa-deliver, no? Pero ngayon si Letter, time. Time. Pero ang gagawin lang dito niya, ano, kukunin niya lang yung side creeps kung sakaling nalalamangan siya, pero uy, si Yuan, nalalamangan na nga, while Sika trying to survive, he'll be denied by Saito on the tree line. Wow, so, wow. Nakapitas na nga siya ng isa, which is yung Enchantress, na-deny niya pa yung kakampi niya. So, no XP, no gold. For the enemy team. Oo. Basic lang to mga bossing. Pero nako, basic lang din naman nata sa inyo mag-share nung ating stream. Kaya ngayon pa lang, i-share na. At mag-join na kayo sa ating group. Kita mo naman si Wolf. Eh, kinukuhaan lang din naman ng farm si Lonely Sky. Though Lonely Sky, nakikiagaw na lang sa XP. Ang maganda kasi sa ginagawa ni Lonely Sky dito, makokontrol niya itong mga maliliit na camps dito at saka dito. Kasi pwede niyang kunin para hindi makapag-produce din ng ano, ng spider dudong yung mga ano. Teka lang. Pero wait lang. Ito na. Tropa. 5-1 is the score. Tignan natin. Uy! Wuzzy taken down onto the top lane. Pero commands makuha niya man si down. So, not a very good trade. Support for E4. Pero, uy! Isa pa rin. Si Bambi, patay na naman. Oo. Uy ha, ang bilis nito. 7-2 is our score. Labo tayo dyan. Parang masarap manghingin yun. Okay, pero mga boss, ito ah. Kailangan manghingi nitong si Doom ng farm kay Frog Mother. Diba? Ang dami oh. Look at that one. 42 versus 31-2. Lakas siya ng 10. Pero ito ah, pabounty na nga mga boss. Tignan natin sino yung lalamang dyan. Kasi talagang makakontrol nila yung ano eh. Makakontrol talaga nila yung momentum early game. Kung sakaling makauna sila sa mga bounties. Sa mga carry naman, lamang yung faceless void kung tutusin sa pag-secure lang ng mga last hits. Ha? Okay. Pero yung modeling, alam naman natin kung gaano karaming farm ang kailangan yun. Lalo na at this stage of the game. Pero ito. Uy, Maledict drop. Pero patay na naman. Yuan, mapapatay ba? Ang gustong unahin eh si Beer. Mapapatay si Lon. Ako, Beer ang unahin. Oh, parang masama yun. No? Tangali pa lang eh. Dapat, ano muna? Hard muna. Oh. Hard support muna. Hard support muna. Yeah. Pero bago yung Beer. Yung ginawa nila doon. Dahil, kuri na kuha nila. Diba? Ay, wag ka magpakita. Ayun na. Sa top lane na naman. Attempting to take down Wuzzy, they failed. Mainit ang dance floor din dito sa top lane eh. Mainit, pero naku. Speaking of dance floor, Yuan taken down by Sito onto that bottom lane. Pero itong si Down mukhang madadown na naman dahil na-glimpse back siya at command. Hindi kriyat yun. On point yung glimpse. Talagang and inantay niya. First 10 kills goes to Team Authentic. Team Authentic. Kaya na, mga first 10 kills natin dyan. Alaws ba tayo dyan? Congrats mga winners. Pero ito ha, si Saito. Lumalamang sabot. Ang aga ng timing ng Morphling nila ng DLC kung si Wuzzy makakatakas pa. Buti na lang dumating yung Undying doon. Hirap na hirap sila, hinahanap nila. Oo, pero Wuzzy, look, he spotted time dilation. Kaso papalag pa rin naman sila dito ngayon. Tombstone is there. Pero Wuzzy nakikipagsampalan. Eh, wala na din naman daw. Pinapay niya na lang Tombstone commands. Mapapatay ba siya? Yun na lang hinahabol niya. Pwede magdigay yan. Wala siyang pang-tick. Time lock! Wala na. Ang maganda yung dating ni ano doon ni Undying because may dala siyang consumable which is yung salve habang hinahanap siya doon sa kapaligiran. Muntik na. Buti na lang wala shotgun blast to. Wala pa eh. Inunin niya talaga yung wave kasi alam niya na itong si Kyung eh magbabato lang ng magbabato ng kanyang shadow strike. Tama. And yun, nasabi ba sa'yo, pero nga, waveform in, patay na naman yung Queen of Fame. Nalunod si Queen of Pain doon. Yan ang mahirap eh. Yung Queen of Pain na ino-offlane. Manipis kasi masyado yan. Yes. Pero, kung itatapat mo naman kasi yan doon kay Radiant Mother, papapakin lang din naman yun ng ano, gagamba. Pero, Yuan, pinapak na din sa baba. At na-force pa nga nilang mag-react dito. Si Doom. Let's see. Blinking in. Sika. Mukhang makukuha nila dito yan. Good shot. Parang alay na lang din to. Nakikigulo na lang siya dun sa ano. Pero yung disruptor. Sa kabilang side.
Also on a dominating streak. Oh, napatay niya pa yung ano, yung core. Naku, ang hirap nito para sa ano, para sa Team Cozy. Oh. Shutdown na shutdown yung all lanes. Mid, bot, even the top lane nakokontrol dito ng Team Authentic. Patay lahat ng lanes ng ano. Konti na lang, malapit na may mapatay itong lane ng ano eh. Mid. Ito, ang ibab kasi niyan, isa lang yung gumagana ng lane sa'yo. Oho, oho. Uy, ayun yung ginawa niya, inubos niya na lang yung... Oo, nagninay-nay na lang siya doon. Wash me whip. Wash me nay-nay, pero kita mo naman si Morph din. Ito, napatay. Napalag niya pa. Alam naman dyan na si Witch Doctor eh. Activate na lang sa John. There it is. Maledict. You won. Ah! Yatap na yatap. You won dyan. Si Beer, susunod na yata nila to. Yung kagandahan talaga ng Witch Doctor pick ni sinasabi ko kanina. Pepto Doom na ako, na. And good kill yun para dito sa... Cozy, Cozy, oh. Kasi kahit pa paano, nakakano sila, nakabawi, diba? Tsaka yung rotations niya, kahit pa paano, bumilang. Though maliit na yung buhay nung na-doom. At tamang secure lang nung kill and walang kasama to deny. Pero ito na naman, wala yung na Morphling. Oy, teka yung ano ha, habol na habol. Pupunta pa ba sila dyan? Ang hirap ng buhay nung ano, nung Queen of Pain, no? Isipin mo, pang lima lang siya sa baba. Oo. Dahil, uy, Maledict, di nag-go pero go-go pa din to nitong si Morphling. Healed may, uy, akala ko, he'll be taken down eh. Pero, si Beer, wala pa kasi nga tapit ko eh. Pero, oh! Another one. Ginagawa mo dyan! Bakit pa siya pumasok doon? Sobrang questionable noon eh. Si Mana, waveform. May waveform man lang. Double kill right there. That decay will connect. Pero si Saito wala nang pakihan dyan eh. Diba? Grabe naman dito yung Morphling. Nagdo-dominate na talaga. Pero sa top lane ba? May nagagana. Wala ang bahan lang doon sa, ano, sa creeps. Ang hirap doon sa ano noon. Bakit? Ewan ko ah. Hindi ko alam. Medyo ano sa akin yun. Medyo... Medyo off, no? Oo. Medyo hindi ko nagustuhan yung ano noon. Yung galaw doon nung ng Cozy kasi unlita nung buhay mo. And speaking of, ito na naman malita ang buhay. Soul Rip, pero that death ward is there. Oo, nalipat. So, Maledict. Si, ano ha, si Down, mapupunta pa ba nila. Gusto na lang nila yung Tombstone, pero Queen of Pain, sinusubukan punin itong Sika, mapalagan, pero tatlo yung nandyan. Itong si Morphling, mahahabol ba? Doom, ha? Is not up. Waveform is there. Makakatakas siya ng bagya. Tipin up. Nothing to cancel, pero nasigawan sa Akum. At patay siya doon. And finally, ito, nagiging worth it yung mga rotations dito ng Team Cozy. Yung Doom reacting plus itong si Queen of Pain eh kahit papaano gumagana na. Yeah. Diba? Yes, pero pantagal nila mag-online, Broodmother. Kaya niya nang magdala-dala ngayon. You want taking down the road, as I have said. Pero check nga natin yung network dyan, boss. Yeah. Okay. Anong road to fourth year? Road to fourth year. Hindi ko alam. Baka gagraduate na siya. Congratulations. Ayan, kung gagraduate ka man, good luck. Good luck sa'yo. Uy! Bonus beer. Ay, naku po. Ito yata yung bawi ng api, ah. Hmm. Ito na. Mukhang nabaliktad yung kwento. Kanina, malakas yung early game nila. May doom yan, ha? Oo. Pero, let's see. Pwede niya ibigay, eh. There it is. Defeat. Ayan na. Doom will be back. Pero naka-ult na yan si ano, eh. At saka walang mao. Ayun. Napuno pa yung mana. Papalagan. Papang. Papang. Another one. Masakit yan, eh. Oy, ginagawa mo dyan, Bambi. Six na siya eh. Hindi na siya ganun kahirap. Ano yun? Kaso, maubos na yung duration ng Doom. Yes, pwede na itong pumalag ulit. In 20 seconds, makakakuha na ulit siya ng kanyang ult and pwede na ulit silang lumaban dyan. And by the time na mangyari nga yun, makakarespo na yung Team Authentic dito sa mid. Pero ito rin, maganda rin kahit papano, nakasecure ng isang kill. Ito na naman, makakita na naman tayo dito ng... Madness na build. Ganito rin yung kahapon eh. And then magbabattle Fury. Pero parang ano yun eh. Ang hirap yun para oo. Sa build. Kasi masasilence ko yun. Ang mahirap, ang ano dito, ang kaya parang siyang double-edged sword. Kasi, syempre, mas maganda pa rin yung ano, yung farm, yung defusal. Or, Maelstrom, di ba? Yung attack speed kasi. Ngayon, ang laki kasi nung, ano, nung benefit nung Battle Fury. Maganda, nabuff nga kasi yung Battle Fury ngayon. So, mas mabilis din nagpo-proc yung RNG nung time lock kapag ganun. Kung may Magnus lang dito, sobrang sakit niyan. May Magnus lang. Pero ito, duel. Ako, duel. Tapos paralyzing task. Kala sa low. Meron kayo lang pinakain na nga dito sa network. Hindi babagal yan. Choke. Ito pa nga. Siya ang dying. Mapapatay ba siya? He is very low. Lapit yan pa. Double kill para kay Sika. Ang ganda nung pasok dito nung, ano, nung Witch Doctor. Though, kung
nasa tamang pag-iisip ka, hindi mo iduduel yung Enchantress knowing na level 6 na yan. Oo. Diba? Because of the untouchables. Yes. Pero alam niyang nandun si Witch Doctor. Oo. Kaya hindi ginawa. Pero mid lane may nangyayari yata. Na, pinapapak si Broodmother. Makakatakas ba siya? Hindi na. Dahil there goes Lonely Sky taking Wolf down. Abay, ito yung bawi ah. So talagang minid na nila. Hindi na nila iniwas yung Doom. Kasi looking at the Doom, magre-radiance na siya dito. Katulad nung ginawa ni Armel. Oh. Tapos pagdating ng 25 niyan, magkaka-cleave pa yan. Ayun o. Ayun o. Oh. 175 yung cleave. Ayun, sarap nga, no? Kaya ganyan. Ganyan yung ginawa ni Armel nung Doom Mid. Di ba parang maraming, ha? Bakit Doom Mid? Hello, Doom Mid. Ano yun? Pero nakita nyo naman yung resulta nun, di ba? Yes. Pero, ito ah, yung Deep Cozy, tignan natin kung mapu-pull off nila yun. Pero with Morphling having this early momentum, pwede talaga silang mag-benefit dyan. Kita mo, malapit na siya sa kanyang Lincoln Street. Tissue paper na lang. What yes. is money? Tissue paper only. Yun na nga. Naku po. Pero apat na sila dito. They know. Kita ata. They know. Pwede silang magpaparoon. For the team. Ayun! Ito na lang. Broodmother na lang. So, nailapag na rin. Pero parang mali yan ah. Kasi, ang silbi talaga dito ni Broodmother, Space Creator kay Morphling. Oo. Dapat yung Morphling na lang yung inabol nila. Pero okay, yun ang ano nila eh, no? Oh, tsaka mas malapit nga naman. Commended pa din kasi at least nakill nila yun with just committing yung Chronosphere. Nakakapag max na lang ata ng Blink to si, ay hindi, level 2. Lagi kasi siyang napipitas, tingnan mo itong dalawa, oh. Comment sila, oh. Sabi, lugi ka dyan, sir. Masakit yung damage ng, ano? Morphling, no? Masakit ang DPS or right-click damage lang sa Morphling ngayon. Yes! Kaso nga lang, 2-0 na din, sabi dito ng mga viewers natin. Let's see. Mga Betlords dyan, no? Baka naman, parang masaya maambo na nakapro. Ito na nga, yun lang! Storm setup, huli yung dalawa, may waveform pang kasama. Isipin mo naman na habang nakukulente ka, binabasakan ng tubig. Get up ka na naman, Yuan! And there goes one more. Saito, ay! Taking him down for a double kill. On that bottom. Ang galing yung setup nung Disruptor doon. Yes, and lately talaga, nagiging sakit na sa ulo yan. May Aghanim Scepter o wala, yung isang Disruptor. Oh. Masakit na sa ulo yan dahil nga, up! Tignan natin. He might be taken down here kasi undying yan, saka Void. And, uy, ito na. Andyan yung ano eh, yung zombies eh. Ang haba nung kalis ito. Yes, pero teka lang. Ayun na nga, kukunin na lang nila dito si Dawn. Nag-TP out siya, nothing to cancel that out. Mega kill dito si Lonely Sky, taking down Woozy onto that top lane while onto the river. Papasukin siya dito ngayon itong Sky. So, inuha lang yung courier kaso dalawa yung naandyan. Medyo nasa delikado siya. This bounty makukuha, pero time lang inaasahan na lang. Napag-shim pa nga dito si Morphling ngayon. 1 second left for that waveform. He might go out. Ang husay, nilalabo na lang niya. Hinihintay niya yung time walk bago siya mag-waveform. Pwede, waveform. Paralyzing cast. Ayaw na. Kung na-paralyzing cast yung patay yung Queen of Pain doon. Yes, kasi tabi-tabi sila eh. Mm-hmm. Pero yung katulad nga nung sinasabi natin, Disruptor, sobrang nagiging annoying na siya kung kalaban mo. If you won't pick him, might as well ban him because yung setup nung Static Storm and Kinetic Field. Right-clicking ka lang nun muna eh. If ever may Blink Dagger ka. Pero ito yung Doom. Nakukuha na or nahihit na ng Doom yung tamang timing niya rito. Again, with another kill, meron pa yung Radiance. Radiance, doon nahihirapan dito yung Team Ocean. Pero yung ano, napapatay dito, napapansin ko, pero ito na nakuha dito. Oo. Pero, ako, Wolf, nag-overextend siya dito ngayon. Wala kang oregano! Wala kang oregano dyan. Makulit ka! Wala kang oregano, hindi mo makamadada. Hindi mo maano yun. Nakatisang ka na nga eh. Makulit ka. The Doom is paying off. At mukhang makakakita pa tayong game 3. Sika, taking down here. Yun lang. Kumbang, pero offlane lang, na lang kasi yung Queen of Pain dito eh. Hindi na nag-work yung ano, hindi na nag-work yung Queen of Pain na pick. Sobrang ano, sobrang bigat na nino kung Queen of Pain kanina pa to. Yes. Pero, okay lang yan. Kasi, ano yun eh, siya yung nagsisilbing offlane nila. Siya yung nagsisilbing Space Creator. Kita mo naman si Doom, nakaka-farm. Even si Void, sinusubukan yung humabol. Ano yung item ni Void? Radiance Middle Tower item is under attack. Madness pa lang, at saka ano? Tatlong raid ban. Tatlong mukha na raid ban. Ayan na nga. Yun ang kaya ayoko mag-item, Jay. Lali. Taken down. Ang agresibo ng Team Authentic ngayon. Oo. No? Pero ito, aggressive din dito yung Queen of Pain. Babawi. Mali yan. Kasi si Wolfie, wala siyang kasama. Popping out that plate mail. Papatay siya dyan. Gusto niyang kunin si Beer eh.
Alam mo yun, muntik pa nga yung Queen of Pain doon eh. Muntik-muntik na siya doon, knowing na naka-on yung blade mail eh. Gusto talaga niyang ikila. Kala niya kumapapatay. Buti na lang nandun yung Doom. Yes. To secure that kill. Nako, Morphling ha. Bibigyan dito ngayon na mamaga siya. Doom is there. Grabe, the damage could be enough to take down Saito, but no glimpse back. Ito na nga, static storm setup. Yet up, kayata, wala kang mana. Tropa mo, kunat. Si Tropa ka tumalangabol. Pagkakaman nila dito ngayon, Lonely Sky. 5, taken down nito na naman ngayon. Patay, si Cass plus that dead port and that waveform. Tinulak pala yun, pero patay pa rin to. Si Kaku, si Nemo, and Pulse. Pang umisa. Napatay naman dito nitong si Letter. Grabe. Si, anong Broodmother, no? Parang nag-slack off. Deep shot ng mid-game. Medyo nawala yung, ano, bumaba yung kanyang, ano, power spike. Yes. And sabi ko sa ano, may Chronosphere nga sila, pwede silang gumawa nun eh. May Chronosphere, meron silang Doom, pero naunahan sila sa pwesto dahil nga nagpo-push na rin itong Timotentic sa bottom lane. Ayun na nga, lead, led by Morphling. No? And Morphling now have that Lincoln Spear. Ang ganda nito, kasi ang daming clickable dun sa kabila. Pero once na mahuli siya, patay ka na naman. Ano, yatap yata eh. Hindi siya nagbe-blink, kaya alam niya ma-bull siya eh. Yes. Pag nakita yung animation eh. Glimpse back na lang ganyan. Ayun na, yun na naman siya. Nakaabang. Here's a glimpse back. Saan punta? Patay si Bear. Hindi na kailangan pumalik to. Pero teka lang, may Chrono na nga dito ngayon. Si Boyd, mahuli pa sila. BKB will be back. Kaso nga lang, wala pa pala. And Command Soul. Command Soul, bilhin na lang. Here is the duel. War Enchantress. Para lang mapigilan siya. Pero Uzi might be taken down dito. Abang, hindi na-block. Ay! Oops. Nagkamali pa nga. So teka, Broodmother together with Morphling. They are here. Chrono is up in a bit, pero teka lang, itong si Dawn makukuha nga siya dito nitong duel, pero Doom parang nga dito kay Broodmother, walang makakalis. Saito, copying Doom, hindi pa rin naman dito tapos ngayon yung delikaso sila. Zika will pwede nila ikaw yan. Triple kill for Lonely Sky, and that's a twin wipe for Team Cozy. Ang natin yung wipe pa na. Authentic. Ayan ang sinasabi natin. Partida pa yun, walang ano. Wala nga Chrono. Tapos ang kututusin, dalawa lang ang namatay sa kanila dun eh, no? Yung Queen of Pain lang kanina na nag-glimpse and then nakatool, nakabalik lang uli. Wala eh. Parang by the time na napatay nila yung Queen of Pain out na dapat, tapos kumuha na lang sila ng other objectives. Walang Chrono dun ah. Walang, ayun nga eh, di ba? Yung Chrono Spear, wala pa, di ba? Iniintay ko yung Chrono, pero cooldown pa siya at kahit wala nun. Palag na rin. Sabi, kailangan nilang gumalaw eh. Ito na nga. Okay. Mali na naman. Hindi, kasi hindi ko talaga mapapatay yun. Wala siyang pinapapatay. Hindi mo mapapatay yan dahil kahit sabihin mo may blade mail, may untouchable yan. Oops, glimpse back, static storm setup just for that Enchantress. Mapapatay ba nila ba ito? There's the death point even as well. Mapapatay nga nila kaso nga lang itong si Doom, papalagi pa rin naman siya dyan. Kaso tatlo na sila. Pero walang enough damage to take Doom down. Masyado siyang makunat. Is armor lang dito. So, medyo yun nga. Kumukunat because of the ice armor. Okay. Pero ito, go pa rin ata sila. Blade mail was used. Let's see. Vessel. Chronosphere. Committed just for LC. Sabay blink at sigaw. Dalawa ang ult na nakomit doon. Trip mo? Ano trip mo? Gigil na gigil ka. Hindi. Ano na lang kasi. Offlane na lang kasi yung way ng pain. Eh. So iniisip niya pang reposition. Pero Void. Tsaka itong si Anda. Unjing. Andyan ha. Okay. Sinukapin niya. Sinukapin Void. Dilation time walk. Okay. Pero Morphling went in. There's the way for Mount. Na Link and Spear lang yung Soul Rip. Oo. Grabe naman ito for Team Authentic. Pwede itong mabaliktad ng Team Ghosty. Yun lang yung nakikita ko dito. Batay na yung kakampi. Naglalakad pa rin yung Morph. Classic. Radiant Tower has fallen. Shout out sa'yo, Kenneth Villanueva. Yan. Boss, pa-share naman ang stream natin. Thank you, and mukhang mag-enjoy ka naman dito sa ating coverage. Pero, right now, Wolf. Naku po. Apaka-asim niya. Come on, Sprites. Pop out, pero parang questionable. But, bakit? Pero, mapapatay pa niya? Madutok pa siya eh. Oo, and speaking of the silence na nga, ayun. Nabigyan. Gusto ko humabol ng LC. Masyadong question na ba yung mga moves dito ng Team Authentic. Kasi na lang, eto na nga ngayon. The duel. May Maledict. Soul pero, Rip. Uy, yung Soul Rip na andun din naman. Napapatay ba? Nope. Good sustain. Patay siya sa Maledict. That is for sure. Oh! May Soul Rip. Ay, na Soul Rip. Well sustain. His teammate. Static Storm. Mahuli lang dito sa Enchantress. Baka mapapatay na nga dito ngayon. Itong Disruptor. No boy kill for Lonely Sky. Morphling nagpa-farm na lang. No buyback for those three. And Broodmother is falling off. Ang galing ng ginawa nung Doom doon. Alam niyang papasok na yung Death Ward. So, ba, imbis na ma-burst doon yung Queen of Pain. Inunahan niya. Inunahan nung Doom na pumasok doon. Siya yung sumalo nung ano. Siya yung sumalo nung damage noon. And though
Na-maledict siya ng isa doon kanina. Still, na-manage niya with a 2,500 HP. Tapos yung Queen of Pain na buhay, blinking out. Then, na-silence niya pa nga doon yung ano, di ba? Na-malev niya yung brood kanina. So, nag-result, napunta sa side nila yung team fight. Tapos, nakakuha pa sila ng tier 1 tower dito. Ayun na nga, kaso hindi ko na talaga lang kung makapalagpar naman sila dito ngayon. Ang hirap eh. Ang hirap ng lamaban nito for Team Authentic. Even na kinakapo sila sa damage. Armor na lang kulang yan. Gabi ito. DP out. Ito ah. Ang questionable nung ginagawa nito. Sigur po yung tinigil. Kinansan niya pa nga yung TP. Chong ka nagkamali. Chong, nag-TP ka na kanina eh. Tinigilan ka na. Pero parang second ano pa lang to. 10 and 18 lang to eh. O tama, 10 and 18 lang. Ah, 10 and... Tama. Hindi, first duel damage yun. Iniisip ko, dapat pala 28. Hindi pa siya nakaka-duel kanina. Ibig sabihin, but... Anyways, ito, tignan natin. Ano ba ang mga gawa dito? Shiba na to. Yes. Ayan, magsishiba sa guard nga na to. Tapos Vice, kung sakali. Or, I don't know. Kung anong kukunin niya dyan. Dyer's middle tower. Oh no. Man's taken down. Hindi na damage niya para ma-burst dito si Long Whiskey kayo. At saka every time na napasok dito yung brood, wala. Oo. Hindi na nila kaya. Pero ito, dito na lang daw tayo sa kabilang side. Medyo mainit dito. Abang na abang. Kaso, alam din sila dyan. Alam na alam nila. Natulak nga sa baba. And this, LC will be taken down as well. That is a questionable move. Pero ito, ah, buhay pa! Buhay na naman. Hindi na naman dyan dito mapapatay nito si Wolf. Pero ito, si Morphling to sweep. That light arrow Queen of Pain being dropped. Napalag yan! Trono! No spear for you, my friend. And that team is a wipe team na naman. Wipe. What a play born from Team Cozy. Trono spear. Oo, napakrono siya doon. Ang ganda ng nangyayari niya to Team Cozy. This, for siya, na will be taken. Ewan ko kung bakit ganun yung shot call nung ano. Hindi ko magets yung shot call ng Team Authentic kasi si Brood Mother, alam niyo naman, hindi mo kayang patayin yung Enchantress kahit anong gawin mo kasi nga, may untouchables yan. Tapos mga kapag-sustain mo yung sarili, yun yung nature sa 10, that max yan, no? 10 Wisp na meron 13 heal per second, baka may kinuha pang talent yan, ha? May magic resistance, 50 damage. Sige, nandun na tayo, pero... Hirap ah. Kahit yung ano, kahit yung LC, pinipilit niyang ano, kung iso-zone out mo lang yung Enchantress with the, you know, duel. With sayang. The duel, sayang. Uy, teka, duel for speaking of duel. Kasi teka lang, ito mapapatay ba nila? Walang Chrono Spear ngayon. Makakatakbo pa, BKB pa! Pero papalag pa rin naman sila dyan kasi ito na naman yung para dito kay Blue Mother. Baka makapalag, pero patayin niya nga dito ngayon itong si Doom. But he'll be taken down in exchange. May buyback pa yan. Naku. What's happened? Who was he? Sorry. Taken down. Radiant's middle tower. That is bad for Team Authentic. Morphling dito ngayon. There's the Ay, may shotgun. Pa din. Wala eh. Diba, yun yung sinasabi ko kanina, di ba? Kung hindi yung Enchantress yung i-duduel mo, sinong i-duduel mo? Tama naman na dinuel niya yung Doom, kasi yung Doom yung nagbibigay ng mataas sa DPS. Pero, ano naman yung mga kampi niya? Pero parang dapat undying ang pinuduang. Oo, kasi nakakapag-sustain yung undying eh. Even the shotgun blast nung isang Morphling. Napipigilan eh. Oo. Nasasayang. Pero hindi ko lang naman alam. Disruptor pushing down that bottom lane. Maganda yung ginagawa niya dyan. Clear yung kanyang objective, pero he has to fall back for a while. Kasi siya na yung gagawin ano dito. Oo, oh, gagawin ka na naman chicha niyan. Oo. Kanina, probe yung cube. Radiant are scanning. Ayun, probe. Ng team mo. Oo, oh, tama yan. Sama si JC Vero kanina. Ang, time is ngayon, money. Lumipat na sa kanila. Kasi sobrang nagpapakain na lang ito kanina. Eh. Oh, dampot-dampot din. Ano naman, busit kami sa mga hindi dumadampot ng neutral item. Pero maganda yung repair kit na nakuha niya dito. Oh, kung ano, nalampad ko. Kumalag sana, nag-use na lang siya. Nakung offlane siya. Oo. Hindi niya natinuloy ng Bloodthorn. Kasi, ewan ko. Pero that's their move. Well, galaw pa rin naman nila yan at siyempre, sila pa rin ang lumalaro dito sa ating Thailand. Pro team pa rin naman sila kahit pa paano eh. No? Yes! Tsaka, ito ah, decisions nila to. Pero hindi natin alam kung magagawa pa rin. Basta tayo, kung ano yung nakikita natin, yun lang ang sinasabi natin, diba? Tsaka, alam mo naman kung questionable talaga yung ginagawa nila. Minsan, alam mo din yung mga mangyayari dapat. Yun, diba? Sabi nga nito ni Kenneth Villanueva, mas matino pa dahil si Riz. Ano ba nangyari dun sa kanina? Uy, pala din ba to? Oo, hindi na dampak. Uy!
Uy! Hindi! Nakatakip yung mata, oh. Hindi nakita. Ay, okay. Hindi nakita. Nakatakip yung mata. Blind, oh. Patay na naman yung gagamba. Patay na naman ang gagamba dyan. Kanina may oregano pa siyang backup. Ngayon, wala eh. Puro na siya katis eh. Mahirap to. Mahirap to for ano. For Broad Mother. Mas matino ba yung series kanina? Ano pa nangyari yung series kanina? Hindi ko pinano kanina. Pero best of 2-0 lang yun. Yung kina si Kyle kanina. Ah, okay. Tayo ngayon. This one may sakit na rin yung right click dito. Ow! Yun lang! G4 telescope. Makakita dito ngayon. Buyback? Dying. Pero buyback is there. Queen of Pain wanted to fight. Kaso, hindi niya idudo. Kinuha niya lang yung ano. Kinuha niya yung scorched. Partida, kalbo pa yung more play. Oops, duel na naman. Maganda yung duel niya dyan. Magigilid niya ito ngayon. Ay! Actually a good one. Pero ayun na nga, makukuha na sa dyan. Muzi yan dito. Pero Kronos there onto the backline. More playing good shift. Hindi niya mababurst yan. Pero teka lang, ito yung doom. May bibigay pa kung kanino. Sheikah. Sheikah was taken down. Pero kapang ito. Up. Letter going into deep. May doom pa yung doom, ha? And, ooh! GG will be called right away by Team Authentic for this game number 2. And that's gonna be game 3. And we'll be heading to game 3. Doon, ito ano lang. Quick ano lang natin. Sige, naging questionable. Kasi ako ah, yun totoo. Pag nakakita ako ng Doom mini-mid, ang expectation ko is hindi mapu-pull off kasi parang si Armel lang ang naka-pull off niyan. Oo. Ha. Pero ito kasi si Lonely Sky, 'di ba siya yung offlaner kanina? Well, uh-oh, he managed to pull that one off. Tapos hindi na niya akala ko noong una iniiwas lang eh. Mm. And then nang nakita ko na Radiance build kasi kailangan nga ng XP nito. Kailangan makarating to ng level 25 eh. Ang hinahabol niya doon for level 25 yung is cleave. Yung ano nga, oh, yung 175 cleave. Which is good para din doon sa Broodmother. Mabilis mong mabubura yung ano niya. Mm-hmm. Yung mga spiderlings, mga spider dudum niya. Pero hindi na kinilangan eh. Kasi hindi na. Oh. Radiance and yung Scorched Earth lang, okay na eh. Kumbaga yung Broodmother yung nag-uukay ng sarili niyang livingan. Kumbaga kasi laban siya ng laban, hindi pa enough yung items niya. Masyado siyang, tignan mo yung items niya hanggang doon sa dulo. Wala siyang BKB. Yun nga eh. Diba, pagkakulang niya ng defew, parang pagbuo na rin siya ng BKB. Ito na nga tayo. Kaso sobrang late. Oo. Masyado ng late yung BKB niya and that is going to be our game number 2. So 1-1 ang ating series. We're now going for the game number 3. Pero kayo dyan mga sir, syempre, dyan lang kayo. Quick break lang kami. Once the lobby is up, then of course, we'll head immediately into the game. Okay? So kami ang mga naging shoutcast nyo for this game. This is Pilage. And this is JB. At kami magbabalik dito sa Kuya Nick's channel para sa Thailand Celestial Cup. Diyan lang kayo, walang ayaw.